Sky update na naman. Medyo in-upgrade ko yung splash proof plate ko na ginawa nung una. So, nung una, ito ay ano lang, sarado. Ngayon, nililigyan ko siya ngayon ng mga gatla-gatla. Kasi parang ang tingin ko, parang nasusupukit yung ating apoy. Kaya, ito, nilagyan ko ng daanan ng mas maraming makakadaan na oxygen. Okay, for the meantime, nati-preheat pa ako. So, yan. Napainit ko pa yung chamber. Hindi pa nakawin yung aking blower. At kasasalan ko lang yan, hawakan ko pa na kamay. Ngayon lang ako nagsindi ng one, pangalawang beses pala. Ang ginagamit ko pang sindi ngayon, tissue, tsaka langis. Kasi hindi ako nakabihin ng gasolina. Pati yung aking fire kindler sa iramang kasi may mga gumagawa rin dito ng mga kalan, mga kasamahan ko. So ngayon, magpa-fire test ulit tayo. Titignan ko kung anong magiging performance nito. So sana epektibo yung aking plan B. Ito yung aking plan B. Meron pa akong plan C. Pag hindi ito umbra, doon ako sa plan C. So for the meantime, nagpipray ko muna ako. Kaya ako muna siya ng mga umiinit pa ng konti. Kasi hindi ako sanay sa tissue. Masanay ako sa kwan. Sa gasolina at saka sa krudo. Pagka nag-i-start ng apoy. So ito yung pinakalitest ko na kwan. Na kalan ngayon. Ito yung pang 2024. So ayan ang kanyang itsura. Okay, so splash proof din ito. Pagka ganito, design yan sa semi-splash proof. Then may curve na siya. Then ito ay split half. Natatanggal ko yung baki palahati na ito. Natatanggal yan, babaklas yan. Kaya tatlo ang purpose na ito, tatlo ang function. Pagka wala na ito, ano na siya? Automatic semi-splash proof na siya kasi meron ng ring. Then kapag one card lang ang ginagamit ko niyan ngayon sa kanya. Automatic meron kagad siyang card. Hindi ko na in-strength. Kaya tinistring ko ngayon na nagka-card yung aking pinaka-quad. Yung aking second na yung speed hump. Tapos ito naman yung giniklaan ko kanina. Grinder lang ginamit ko dyan. Like wait, bubuksan ko na yung blower natin. Titignan natin kung nga po pwede natin. Hinaan ko lang, lalagay ko lang sa number 3. So yan ang performance niya. Marami pa rin tissue sa loob. Kaya muna natin siyang uminit. Painitin pa natin ng painitin. Bago ko lagyan ng langis kasi halos ano lang yan eh. Ang laman ng langis niyan halos ano lang, halos basa lang yung flooring. Okay, so yan ang ngayon ang performance niya. Masyado bang maraming tissue? Naparami yata yung tissue na nilagay ko. So kaya lang, bababaan ko yung ating blower para kumalat lalo yung apoy. Para lalo siya mag-init. Hayaan lang muna natin siya. Then maya-maya, lalagyan ko na ng additional na lumis yan. Okay, tatanggalin ko muna yung ibang mga tissue na nasa loob para hindi marumi yung ating chamber. Tinanggal ko yung mga tissue sa loob. Okay, so tignan natin ang magiging performance nito ngayon. Lalagay ko sa kalahati. Okay, so yan ang setting niya, nasa kalahati. So yan ang performance niya. Okay, so nilagyan ko na rin siya ng kanyang base o pinakapatungan. Ang kulang na lang dito ay yung pinakatangke. Yung pinakatangke na lang ang kulang. Gagawin ko pa yung mga tangke na ito. So, babalikan na ko yung camera na medyo mahirap po na ang pag ganito eh. Okay, so nung matanggal natin yung mga tissue,
So yan ang naging performance siya ng mag-init na talaga, ng mapainit siya. Okay din naman palang mag-ningas ng tissue ang ginagamit. Kaya lang medyo matagal nga lang. Hindi tulad ng dati kong gamit na kwan na gasolina at saka krudo. Mabilis kasi magpainit doon. So may kapirasong tissue pang naiwan sa loob. Okay, so yan. Blue flame na siya. Setting niya ay nasa number 5. Ngayon pa lang siya nagsisimulang mag-init. Medyo nagbibisible na yung lahat ng mga butas. Okay, so tataasan natin ng konti. Lagyan natin sa dulo ng 7. Yan. Halos visible na lahat ng mga kwan, ng mga butas sa ibabaw. Ang ganda ng kulay ng pagkasul niya. Talagang matingkad na blue flame. O, lampasan din sa kwan, sa ating chamber. Okay, so ito yung level ng ating kwan, ng aking salo. Kung gaano ka taas ang libelasyon nito, kasing taas ng nasa loob yan, nilevel ko na yan para namomonitor ko kung gaano karami yung langis na nasa chamber. Dito pa lang sa salo, makikita ko na kung gaano karami yung langis na nandoon sa loob ng ating chamber. Okay, so ayan, asul na talaga siya. Ang ganda ng pagkasul na ito. Although na may may purple sa ibabaw, yung sa taas sa parte na lang yan, kasi mataas yan eh. Mataas ang sirip. Lampasan na sa ating chamber yan. Hindi ko pa tinutodo ang ating kwan dyan, ang ating pinaka speed controller natin. Halos tumataas na ng tumataas. Oh. Masyado nga lang malakas ang hangin, nakikita nyo, nababali yung ating magulo yung ating apoy gawa ng hinahangin. Okay, so ang kulang na lang dito ay yung pinakatangke. Dito ko ilalagay ang tangke. Okay ang performance ng isang ito. Okay, ang target natin ngayon ay titignan ko kung mapapalabas ko sa splash proof yung apoy pagka inlagay natin yung ating splash proof. Tingnan nyo maigi yung apoy, napaka-kuan. Asul na talaga. Okay, kakapit ko yung ating splash proof para makita natin ang performance nito. Hindi malayo nga lang. Isusum ko na lang. Okay, titingnan natin kung lalampas dyan yung ating, kung maganda ang kalalabasan ng ating splash proof kapag nilagay ko ito doon. Okay, so ito ang aking splash proof. Okay, so yan, paiinitin pa niya yung ating splash proof. Ang importante, hindi siya namatay.
may ugong, ibig sabihin buhay pa rin yung ano niyan, yung ating apoy sa loob. So ito todo ko na ito kasi is plus proof ito. Masusupukit yung ating kuan diyan, yung ating apoy, kaya lalakasan natin ng oxygen. Balik lang tayo ng konti. Painitin pa ng kaunti yung splash proof na yan bago yan na mag-function. Nakikita nyo yan na ngayon pa lang. Ngayon pa lang siya nag-iinit. Kinakailangan mag-init muna siya para lumabas yung apoy sa mga butas na yan. Sa gilid. Ito ang aking plan B. Sana mag-workout yung aking nasa isip. Okay, so sa lugar na to, parang medyo may visible ng blue flame. Medyo unti-unti nang umaangat. Tingnan natin kung mapapaganda niya yung labas ng apoy sa bawat gilid ng ating bilog na yan. Backfire pa lang backfire din ng may mga backfire pa rin. Okay, so nagsisimula ng backfire dito sa may bandang likuran kasi dito sa harapan may hangin, dito kasi nanggagaling yung hangin. Yan, nagsisimula na lumabas yung ating blue flame sa ibabaw. Medyo nag-iinit pa yan eh, kaya ganyan ang performance niya. Okay, so medyo lumalabas na maya yung mga blue flame sa mga gilid ng baan ng butas natin. Hindi lang masyadong visible kasi ano eh, masyado lang maliwanag eh. Ayan o. Hindi lang masyadong visible pero may blue flame na lumalabas sa bawat gilid. Okay, so susubukan nating paanuhan ito, paapawan. Tingnan natin ang performance nito, ang aking splash proof na ito. Ayan o. Visible naman yung ano, may lumalabas naman na blue flame sa pagitan ng mga awang na yan. Okay, so magpapaapaw tayo, titignan natin kung ano magiging performance niyan. Paapawan natin to ngayon, tignan natin kung anong magiging performance na itong aking splash proof na ito. Sasalangan ko to ng kaserola. Masalangan natin, ayan, medyo visible na yung ano, yung mga blue flame bumabaybay na sa pwitan ng ating kaserola. Hindi lang masyado makita kasi maliwanag dito ngayon sa akin. So ayan, halos lahat lumalabas na nung sinalang natin yung kaserola. Okay, so papaapawan natin ito mamaya. Pupunuin ko ng tubig ito.
medyo nasa labin na yan. Babalansin ko lang ito si Roland. Dadagdagan ko ng tubig yan para mapuno. Bababa ko lang yung blower, baka mapasa ng tubig, kaya alisin ko muna yung blower. Okay, dasakpan ko to para mas mabilis ko bulok. Tignan natin ang performance niyan kapag kumulo ng gusto yan. Tignan natin pagka umaapaw na. Papawan natin yan ngayon. Okay, so far visible naman ang blue flame eh, sa mga gilid. Ayan. Kita naman ang mga blue flame sa ilalim. Papawin natin yan. May kaunting backfire pa sa ilalim. Pero mas lumakas ngayon nung in-upgrade ko siya, nung nilagyan ko ng mga gitla-gitla yung ating splash proof. Ito yung the moment of truth. Tignan natin ang performance kapag may umaapaw na pag siya ay pinapaapawan na. Tignan natin kung gaano ka-effective yung aking splash proof na yan. Nilayo ko muna yung aking kwan, yung aking gadget. Nilagay ko muna ron, baka umapaw kasi. Huwag ko muna nilagay. Mahirap na. So, safety first. Parang magsisimula ng bumulwak yan. Malapit ng bumulwak yan. Titingnan natin kung ano talaga ang kanyang pinaka-performance. Konti yata tubig natin ha. Hindi yata punong-puno ha. Yan, nagsisimula ng tumulo. Nagsisimula ng bumulwak. Ayan na. Ayan na. Simula na yan. Nagsisimula na magpatakan. Ayan, nakita nyo? Ayan, Y-Pec. Walang reaction yung ating apoy. Ayan, ang dami nang bumubulwak na yan.
Nakita niyo, continuous pa rin yung operation ng aking splash proof. Talagang hindi niya iniinda. Walang kare-reaction, hindi man lamang namamatay maski sandali. Okay, so 100% na yata itong aking splash proof na ito. Ayan, nakikita niyo, nagpapatakan yung tubig. Okay, so safe nang gamitin itong kalan ko na ito. Ito ang aking kalan ngayong kauna-unahang kalan ngayong 2024. Kaya nagbubulwakan na oh. Wala man lamang kare-reaction yung ating yung ating chamber. Ayan ang gusto kong splash proof. Kaya napakaraming tubig na tumatapon dyan. Hindi namamatay yung apoy natin. Diretso lang ang kanyang operation. Parang baliwala lang. Okay, so yan ang tunay na kwan. Kapag ka nagluluto, ganyan ang mangyayari just in case na umapaw. So kaya niya magpakulo maski ganyang kalaking kasirola. Kaya niyang paapawin na yan, oh. Okay, so ayan, sold na ako rito sa performance ng isang ito. Nakas ng puso ko yun. Nakas na ang ating steam. Nagpapatakan na uli, oh. Baliwala lang. Hindi niya niintindi. Walang epekto sa kuwan natin, sa ating splash proof yung kuwan. Yung tubig na bumabagsak. So kahit na umapaw yung niluluto natin dito, safe na safe tayo rito sa splash proof ko na ito. Okay lang yung pagkakagawa ko ng design. Yan, oh, nagbabagsakan na yung mga tubig na yan. Ang dami ng tubig na natatapon dyan. Hindi niwala man lamang reaksyon sa ating apoy. Bulwak pa rin ang bulwak yung ating tubig. Papawan lang natin siya ng papawan. Tingnan natin ang performance niya talaga. Ayan. Babagsakan na naman ulit. Ang basang-basa na yung ating kwan. Isang side niyang nabagsak. Pero eh, nakikita nyo naman gumagapang yung tubig sa kwan. Ano yung bagsakan na ng tubig? Okay, so yan ang talagang pinaka-actual na nangyayari kapag ka nagluluto. Umaapaw ang ating niluluto. So ganyan ang mangyayari. Tumatakbo lang yung tubig sa ating splash proof. Umabay-bay lang.
dito. Kaya iangat sa harapan yung mga kuwan. Doon lang sa kabila na apaw eh. Ng tubig, dagdagan natin ang konti para lumukos pa yung ataw. Tignan nyo muna yung apo, yung kulo. Ayan o. Oh. Tatalunan. Ang lakas ng kulo. Tumatalon yung ating tubig. Okay, so kahit na may splash proof, malakas pa rin ang kulo niya. Ayan, nagtatalunan yung tubig. O, kitang-kita maski dito kalayo. So, yun ang kanyang kulo. Kaya lang, medyo kulang na yung tubig natin eh. Ayan o. Oh. Okay, so dadagdagan ko ng konting tubig ito. Para kulong-kulo talaga. Para umapaw siya ng umapaw. Antayin uli natin siyang mapaho. Nilagdagan ko uli ng tubig yan. Magdadagdag din ako ng konting langis, konti lang. This time, dito na ako magdadagdag kasi okay na naman ang kanyang salo. Dahan-dahan ko lang para hindi mabigla yung ating langis na papasok sa loob. Kasi pagka binigla natin, magkakaroon niya ng yellow flame. Unti-unti lang yung nilagay ko na langis kasi pagka binigla, ayan, magkakaroon, dadami yung masyado yung ating yellow flame, magkakaroon ng uling yung ating kaserola. Pero pagka nagawa ko na yung tangke niyan, yung oil, may oil regulator, constant na yung kanyang power. I mean, yung kanyang init. Yung kanyang apoy. Kaya nagkaroon ng yellow flame kasi nagdagdag ako ng konting langis. Inuunti-unti ko nga lang eh. Kasi pag binigla, mas malakas ang silab niyan. Konti pa lang ang dinagdag ko doon. Dadagdagan ko pa yan kasi kapiraso pa lang ang naibuhos ko roon. Medyo kukunti na yung laman ng langis ng ating chamber na yan. Ah, pwede na siguro yan. Parang okay na yung sinilagay ko na langis na yan. Kasi konti lang. Okay naman ang performance yun. Paapawin ulit natin, tingnan natin ulit kung anong mangyayari. Pinuno, ayan, nagbabagsakan na ulit. Ayan na. Ah, wala man lamang karera, action, ang dami bumabagsak na tubig sa likuran. Eh, no? Nakikita niyo? Ayan, apaw na talaga yan. Sa dami ng tubig na bumabagsak sa kanya, baliwala. Diretso pa rin ang operation ng apoy natin. Panay na tuluan ng tuluan. Sa ilalim mo, tignan nyo. Bagsakan na ng bagsakan sa likuran. Okay, so yan ang tunay na apaw talaga. Ikutin natin. Ito
lang kasi may ikuan. Dito lang babagsakan eh. Oh, ayan. Kitang-kita nyo. Yung orange na yan, kanina pa yan, nung maglagay tayo ng langis. Pero yung silab talaga ng apoy, wala. Yun, ano mo sa harapan. Balik tarin kaya natin ito, pag ganito natin. Ayan. Dito naman natin papawin sa harap. Ayan, nakikita nyo, bagsak ng bagsak yung tubig dito. Wala. Wala man lamang ka sila siklab-siklab ang ating kuan. Ang ating chamber, yung ating kalan. Parang baliwala lang, oh. Oh, ayan, oh. Magtutuluan na yan, ha. Okay. So, ito ang pinakamagandang splash proof na ginawa ko. Talagang 100% na siya. Maski nga tumutuloy, wala nga reaction yung ating kuan, yung ating kalan o yung ating apoy. Ang dami ko ng ang dami ng tubig na natapon, no? Okay, so ito ang kauna-unahan kong kalan na ginawa ngayong 2024. Wheat splash proof. Yan. Tignan natin yung ganyang maximum performance ngayon. Ayan, nakikita na natin talagang kumukulo. Nagbabagsakan yung tubig, oh. Hindi man lamang nagre-react yung ating apoy. Tingnan natin yung kulo. Ayan, nagtatalunan. Tatalunan yung tubig. Kaya lang konti na lang, kaya hindi na makalabas eh. Malakas din bumulwak yung ating kuan. Malakas din magpakulo ito. Hindi na nga lang makabaybay sa taas gawa ng nagarambulan na. Gawa ng kondi na lang ang tubig natin, hindi na siya makaapaw. Nagsasayaw na yung ating pinakatakip. Okay, so bubuhusan ko kaya para talagang makita nyo maigi. Kukuha lang ako ang tubig. Okay, so yan ang performance niya. Kahit pa mapawad ang gusto, baliwala. Okay, tingnan nyo maigay. Kanina, paapaw lang ginagawa ko. Ngayon, bubuhusan mo na talaga siya sa ipapaw kasi lakas ang kulo. Kaya lang, kukunti na lang eh. Kaya ngayon, dadagdagan ko na siya ng tubig. Paapawin na talaga natin. Okay, magdadagdag ulit ako ng langis kasi ko konti lang nilagay kong langis kanina.
nagandahan ko lang kasi magkakaroon niya ng yellow team kapag naparami. Ayan. Kaya konti hindi lang yung magiging ng langis eh. Kaya matagal dumabaro kasi ang layo na tinatagpon sa kamalit ng lalagyan natin kung paparoon sa chamber kaya makonti lang yung langis na one. Hindi ka agad nabibigla yung pagpunta ng langis papunta sa chamber. Okay, ganyan ang nangyayari kapag pagka nilalagyan ng bagong langis. Pero mga kabawi yan, mawawala yung orange na yan. Konti na lang kasi ang tubig kanina kaya nilagyan ko uli ng panibagong tubig tapos nagdagdag ako ng uli ng langis. Kasi for the meantime, mano-mano ang ginagawa kong paglalagay ng langis sa kanya. So antayin pa natin uli na pakuluin pa uli. Ayan na. Papawin talaga natin siya ng gusto. Pag nainita na ng gusto yung bago nating nilagay na langis, babalik sa normal operation yan. Ayan na uli siya. Nagno-normal operation na uli siya. Kasi uminit na yung nilagay ko na panibagong langis. Ayan na, nagtutuluan na. Bubulwakin natin siya ngayon. Tingnan natin. Saligit ang bubulwak. Tingnan nyo kung gaano karaming tubig ang tatapon dyan. Oh. Hindi nagliliyab yung ating kalan. Ang dami ng tubig sa ilalim. Apaw na talaga. Ayan o. Oh, napakarami tubig na natatapon sa lugar na to. Baliktarin ko kaya sa pagpaapaw sa likod. Yan. Pagsakan ang pagsakan talagang tubig. Okay, bubuhusan ko na yung ibabaw na ito para makita natin ang talagang maximum performance. May mga nababagsakan pa. Antay muna tayo.
ko na to sa ibabaw. Ayan, nakikita nyo, nagbabagsakan pa. Okay, so tingnan natin ang kanya to, maximum performance. Papawa talaga natin ang gusto. Ayan, bubusan naman ngayon sa ibabaw yan. Para malaman talaga. Ayan. Ayan, sa dami ng napatak na yan, eh, iwan ko lang. Okay, walang barrier reaction. Okay, so yan, ang performance niya. Kahit na mapatakan siya ng tubig, buo pa rin ang kanyang apoy sa kwan. Magana pa rin siya. Ayan o. Hindi nga lang masyado, hindi nga lang masyadong visible. Okay, tinanggal ko naman ngayon ang takip para makita natin ang bulwak niya. Papawa natin ito ng gusto ngayon. Ayan na ulit, nagsisimula na uling kumulo kasi nilalagay ko lang uli ng bagong tubig kanina. Dinagdagan ko kasi yan. Tingnan natin ang total performance nito. Ayan, nagbabagsakan na. Ayan, tulo na ng tulo yan. Mahangin nga lang dito sa lugar ko ngayon. Nagdagdag kasi ako ng langis kaya may ganyang kwan. Nagbubuga-buga siya ng konti kasi bagong lagay yung langis eh. Pero ba mawawala yung orange na yan pagka nainita na ng gusto yung bago ko nilagay na langis. Ayan, nagsisimula na kumulo uli. Ayan. Baksaka na ng baksaka sa likod. Baka sa talo, no? Wala-wala ang reaksyon. Nagkauling kasi meron tayong orange na apoy. Okay, tatakpan uli natin yan. Tingnan nyo yung bulwak ko. Dire-diretso, pero pag natutuluan, baliwala. Okay, tatakpan natin ulit para dito naman sa lugar na ito bumuluwak. Bumuluwak ka. Ayan. Oh. Dami nang tumataga sa tubig. Okay, so babaliktarin ko lang yung aking camera. Okay, hanggang dito na lamang muna uli. Nakikita nyo, nag-aapawan na yan. Ayan, pagsakan ng pagsakan yung tubig ko. Okay, so maski nakatikita ko, hindi na ako natatakot kasi alam ko 100% na yung aking splash proof na ito. Kahit pa magtuluan yung tubig sa ilalim, ayan, alam kong safe na safe ako rito. Ayan. Babagsakan talaga, oh. Sa dami ng bumabagsak na yan, katabi ako, hindi ako natatakot na dumikit sa kanya. Ayan, oh, ang daming tubig na bumabagsak dito. Okay, so kahit na may nababagsak lang siya ng tubig, diretso pa rin ang operation niya. Okay,
So, nakita ko na ang kanyang maximum performance ngayong araw na to. So, safe na itong kalan ko na ito. Pwede ko na itong ipamana ulit. So, ayan, napakaraming tubig, oh. Okay, maski pa magpataka yung tubig dyan, na diretso pa rin ang kanyang apoy, hindi siya namamatay. Talagang effective na siya, 100% na talaga sa tingin ko. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea sa ganitong klaseng mga splash group. Okay, so maraming salamat sa mga subscribers at saka sa sumusubaybay sa aking channel. So, nakita nyo naman na talagang 100% na hindi siya nag-liliyak. Kita nyo, lakas ang bena nga. Lakas pa rin magpukulo kahit na may splash group. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Until then.